Mayo 1. Dumalo ang libo-libo sa pagdiriwang ng araw ng paggawa. Manggagawa, magsasaka, kabataan ng paaralan at komunidad. Empleyado ng iba't ibang sektor, migrante, taong simbahan. Lumawak ang marami sa marcha ng pagkakaisa. Siglo-Yabismo! Pagpagsak! Siglo-Yabismo! Ito ang gusto niya, ang magbigay ng panibagong lakas. Ang patuloy na mag-aral at magpakahusay sa pag-aambag. Ang magpalawak ng hanap. Ang itinatag ninyo. Siya na kilalang mahaba kong manalumpati, bunga ng kanyang walang sawang pagbabasa at pakikisalamuha sa kapwa. Mga kasama, ang ating laban ay nahahati sa tatlo. Ang anti-feudal na pakikibaka. Ang pangalawa ay antifasistang pakikibaka laban doon sa mga pagpatay sa atin. Mga pagkulong, mga pagdukot, mga kasama, lalabanan natin sila dyan! Huwag silang mag-alaala. Tiyak naman magtatagumpay tayo sa anti-feudal, anti-fascista at anti-imperialistin makikibaka. Ang susulpo, mga kasama, ay ang tagumpay ng pambansang kalayaan at demokrasya dito sa ating bayan at susulpo ang sosyalismo sa ating kapaligiran. Sapagkat wala namang mawawala sa atin kundi ang ating mga kadena. Maraming salamat! Maraming salamat! Mabuhay ang uring manggagawa! Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas! Siya na larawan ng pagiging makabayan at internasyonalista. Ang pagiging leader obrero. Natutunan niya sa kanyang unang welga ang tunggalian ng kapitalista at manggagawa. Yung mga bala na ano mo rin napapakinggan, ching, 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 tapos tataba rin ha, ano yung mga pader. Dito niya nasaksihan ang harapang pagpatay sa mga welgista. Dito rin niya unang nakita ang determinasyon at pagdadamayan ng mga manggagawa. Ang nanatili yung kapasihan na ipagpatuloy itong trabaho, yung trabaho ngayon, yung pag-uuno. Hindi mo, na-organize ko na noon yung Amalgamated Taxi Drivers Federation of the Philippines. Ang mother union niyan, kumbaga, yung Yellow Taxi Drivers. Halimbawa dyan yung Wakwak Golf, yung Manila Golf Club, Manila Polo Club, mga organizer tayo dyan. Nakilala si Cabel noong 1980, noong panahon na ilunsad yung unang kongreso ng Binasang Mayo 1. Sa unang pagkakita ko pa lamang sa kanya, naisip ko na si Cabel ay isang mahusay na leader manggagawa. Masinop siya sa bawat usapin, talagang iniintindi niya mabuti yung mga issue kung paano
pinag-aaralan at kung paano lulutasin yung mga issue na napag-uusapan ng panahon na yon sa Federation Affairs Department. Mula sa Ikutan hanggang Alabang, Muntinlupa, ay napupuntahan ni Gabel upang alamin kung ano yung sitwasyon ng mga magagawa sa panahong inilulunsad yung Welcome Bayan. Yan yung panahon na maraming mga matatagumang bayan na Welcome Bayan inilulunsad na kung saan ang kahilingan ng mga magagawa nun ay padagdagang sahod o dagdag na sahod ng mga magagawa. Kasi noong kalakasan ng kilisang paggawa noong dekada 80, si Kabel ay isa doon sa mga nag-organisa at nanguna doon sa mga kilusang welga, particular doon sa mga manggagawa sa food terminal. Yun yung panahon ng ano ng martial law. Yun yung time na nakaranas ng matinding panggigipit yung mga manggagawa doon sa FPI kung saan si Kabel ay naging bahagi. Makikita mo talaga yung attachment niya o yung pagmamahal niya doon sa mga manggagawa. Mararamdaman mo yung puso niya doon sa mga manggagawa. Matagal ko lang kilala si Kabel pero personal na nakilala ko siya 1988 May 1 kasi yung union namin yung kinuna nung magko-close in Bobby kay Kabel sa state sa ano sa Liwasan Bonifacio. Diyan yung tagubilin sa akin na mas nakakilala kay Kabel. Sundan mo yan, malikot yan. Malikot yan kung saan pupunta. Basta sundan mo lang. Kasi mahalubilo sa manggagawa talaga si Kabel. Mausay siyang mag-masswork. Sabihin, lubog talaga siya kung sa mga manggagawa. Kasi kahit mag-isa ka lang, tsatsagayin ka ni Kabel na mag-isa ka lang na kumonsulta sa kanya. Kumbaga, hindi kayo iwan ni Kabel na ikaw ay satisfied lang doon sa kinukonsulta mo sa kanya. Siguro mas over-satisfied pa pag iniwan ka ni Kabel. Kasi hindi lang yung itinatanong mo, kinukonsulta mo sa kanya yung sasagutin niya, pati yung mga karanasan niya, magkukwento sa'yo. Ay tinatakda ng International Monetary Fund at ng Estados Unidos. Pabor sa mga malalaking kapitalistang dayuhan at lokal ng papatindi sa pagsasamantala sa mga manggagawa mamamayan at walang tagatulgasol na sinapangayunan ng rehiming ito.